Hello guys, magluluto tayo ngayon ng pakan na manok. Ayan. So, hit lang natin yung ating pan. Lagyan natin na. So, konti lang muna. So, ang ating ingredients ay kamatis, bawang, sibuya. Start na po tayo. Lagyan na sibuya. Sangkot sa lang po natin ang luya. So, iyang pakang na recipe, iyan po ang favorite ng anak-anakan ko dito sa Makati. Ayan. Gustong-gusto niya yan. Minsan lang niya natikman yan, pero mas gusto po niya yung lasa na yan. Kasi malasang-malasa po. Hindi po natin ganong sasabawan. So, ayan. Medyo nag-brown na po yung natin ang bawang. So, baba na natin. Dito na lang siya. Hindi naman siya ganong maiinitan sa tingin ko. Ayan. Wait lang. Ayan, perfect. Ayan, perfect na nangyari. Oops. Higpitan, higpitan, higpitan. Ayan. So, sarutan natin ang sibuyas. Sabay na natin ang kamatis dahil sa loob niya ating sibuyas ay bawang. Ito tayo ng konting oil kasi mukhang dry. Mag-a-love shoutout nga pala sa ating mga ka-vlogger siya, sa aming leader na si Mambria pala, sa aming mga kasamahan kay Mary Jane Alberto, General Sigwa, Princess Anya. Mag-a-love shoutout sa inyo dyan, at syempre sa aming mga botihing manonood. Makasuporta. May galaw shoutout po sa inyong lahat dyan. Hindi ka na po kayo maisa-isa.
lamang po tayo pang mocha vlog. Yan. Iba't ibang lang pag-vlog ang ating gagawin. Yan. Yan. So, ngayon po, medyo ano na po yung ating kamatis. Lagay naman po natin chicken. Yan. Yan ang ating manok. Yan, tatlo lang kami kakain na pero ganito siya karami. Yan. Hindi pa halatang tatlo lang kami kakain dito. Yan. Wala dito yung isa pang mamilig eh. Mamilig sa pakang na manok si Red. Yung aking anak ang natang isa. Yun, mahilig din po yan sa pakang. Nauulit po sa akin yung luto ko ng pakang din sa pandi eh. Minsan po, ibang recipe na gagawa namin. Hindi po pakang na manok. So, ako po kasi alam nyo naman, mahilig maghalo-halo. Ayan, halo-halo. Halo, para makita po yung sangkutsado talaga yung ating chicken. At syempre, lalagyan na natin ang shrimp pamaksi. Hello, Rizzi. So, simmer lang po natin siya. And then, maya-maya, lagyan natin siya ng mga seasoning. Other seasoning. So, haluin lamang po natin. Halo. Ano lang po kasi sa kanila dito, malakas sila sa kanin, sa ulam. So, kaya ayan, ang ulam namin ay ganyan. Ang kanin namin ay kaunti. So, simmer lang, kukuha ka ng takip. Simmer po. Simmer muna natin. Pag nag-iba yung texture ng chicken, saka po natin siya lalagyan ng seasoning and konting sabaw ng tubig. And one glass of water lang po. Ayan. Ayan, lagyan natin siya ng patigis. Nakikita niyo po na parang sauce na. Iyan po yung patas ng manok at ng kamatis. Ayan, yung mga bango. Hindi na amoy na po. Hindi na amoy din yan dun sa kwarto. Kaya hindi na amoy siya ng malaga ko rito. Naamoy na siya. Napamoy na rin po ng kapitbahay. Kasi open kami dito eh. Open yung bahay dito. So,
So ayan, simmer na ulit natin. Ayan. Nalalambot na lang po natin. At mia-mia, saran po natin ng konting sabaw. Kung baga sa ano pa siguro mga kalahati na lang po ng water yung kalahati na lang po ng glass of water ang iyan natin, nalagyan natin kasi po pumatas po yung kanyang kamatis at yung ayan no. So konti siguro, konting-konti lang nalagyan natin. Ayan. So simmer lang po ulit natin. So lagyan natin ng chicken. So may kasi po na maglalagyan ito pag aking nagsasangkot siya. Para po pampalasa. Mas malasa, mas masarap. Kita na po natin, medyo na iba na po yung kanyang texture. So, dagdagan na natin ng konting tubig. Tapos, maging na ibang pampalasa and okay na po yan. So yan, wala pang kalahati. So okay na po para sa amin yung sabaw niya. Ang habol po namin dito ay yung lara na malasang malasa. Yan. And then, maging natin ang iodized. Iodized salt and yung pampalasa pa natin. Naghalo pa na po ang iodized at ang hindi pa natin pampalasa. Simmer natin siya. Hindi na rin natin siya pala lalagyan ng pampasin kasi pakang nga siya. Pag pupakang, hindi na nilalagyan ng pampasin. Kamatis na po yung nagpapasin sa kanya. Yan. So, simmer na lang natin and ready to serve na. Thank you po. Bye-bye.